Hello guys, Rosemary Tablon here, and welcome back to my YouTube channel. Dahil sobrang ganda ng view, baka hindi na kayo mag-focus sa akin. Sa mga kaprobinsya ko dyan sa Pangasinan at mga kababayan ko dyan sa Umingan at lalong-lalo na sa mga minamahal kong mga kababaro dyan sa La Paz, guys, andito na ako sa YouTube! Pero sa totoo lang, maraming salamat po sa mga nanood ng videos ko, sa nag-subscribe sa channel ko, at of course, sa nag-share ng mga videos ko. Maraming salamat po ulit. Shout out sa mom in law ko na nagpahiram ng kawali. Fresh from the Philippines pa to. Mami Michelle, salamat. Hangkang madanagan, padigon ka. So ang lulutuin ko ngayon ay pancit bihon with seafood. Pero bago ang lahat, fun facts muna tayo. Alam nyo naman, hindi na bago yan sa channel ko, di ba? Alam nyo ba na ang salitang pancit ay galing sa Chinese word na pian ai sit na ang ibig sabihin ay convenient food. At for sure, karamihan sa atin, alam na natin na ang pancit ay pampahaba ng buhay at nagre-represent ng good health. Pero para maging effective yon, make sure huwag niyong ikakat ang noodles. Let's go! Umpisahan na natin sa ingredients! Una, ang bihon, yan ang pinaka-importante. Next, ang kanton, oil, onion, garlic, ground black pepper, soy sauce, oyster sauce, patis, salt. Sa vegetables naman, celery, carrots, snow peas, red bell pepper, repolyo or Chinese cabbage, green beans, optional yon. So sa akin, wala akong gagamitin green beans kasi wala akong nabili. So kung meron ka dyan sa bahay, it's totally fine to add it up. Kalamansi. At sa seafood naman, puse, tahong, shrimp, squid balls, at pag nakaluwag-luwag naman kayo, pwede nyo na rin dagdagan ng scallop. Tara! Umpisahan na natin magluto. Una, pakuluhan muna natin ang tahong at pagluto na, alisin lang ang shell and then, iset aside natin ito. Sa akin, ginawa ko na yun sa bahay guys, so okay na. Lagyan na ng oil ang kawali at umpisahan na nating lutuin ang squid balls. At pagluto na ito, iset aside muna natin. With the same kawali, umpisahan na nating igisa ang garlic at onion. Antayin natin maging golden brown ang onion at ang garlic, tsaka natin ilagay ang pusit. Along with that, ilagay na rin natin ang oyster sauce, ang patis, ang ground black pepper, at saka natin lagyan ng tubig.
Antayin lang natin. Antayin lang nating lumambot ang pusit at tsaka natin isunod ilagay ang shrimp at ang scallops. Ilagay na natin ang carrots, ang snow peas, ang red bell pepper, at ang Chinese cabbage. And make sure na crunchy pa sila at hindi overcooked. After that, iset aside natin ulit. Gamitin ulit natin ang same kawali, lagyan ito ng water, soy sauce, at oil. At antayin hanggang kumulo ito. At pag kumulo na, ilagay na natin ang bihon. At pag medyo malambot na ang bihon, ilagay na natin ang kanton. I-mix na natin ang mga ingredients na sinet aside natin kanina with the celery. Ihanda na with calamansi nang makakain na!
Mas magiging happy ang channel na to pag nag-subscribe kayo at share niyo to sa family and friends niyo. Don't forget to follow me on Instagram at Rosmely Tabalon para sa mga behind the scenes ng mga videos ko. Till next time, sana nag-enjoy kayo. Bye.